nangyari sa Cagayan at Isabela, nangyari na noong 2009 sa Pangasinan, kasagsagan ng Bagyong Pepe. Nagpakawala ng tubig ang San Roque Dam. Hindi raw naabisuhan noon ang mga residente. Para makita natin yung extent ng baha, no? Ngayong araw, kung bumaba na ba ito o sintaas pa rin kahapon, aerial inspection tayo. Kasalukuyan po tayong lumilipad sa taas ng mga bayan-bayan ng Cagayan na lubog pa rin sa baha. May mga bayan na medyo kita na yung mga bubong ng mga bahay, hindi na gaanong mataas yung tubig. Nakikita natin ngayon, nagsisimula na silang maglinis, no? Pero kung kahapon ang problema yung tubig, ngayon yung makapal at madulas na putek. Yung Magat daw, November 9 pa, nagre-release na ng tubig. Ito yung gate na binuksan. Yung binuksan, bigla na. Hindi kayo sinabihan? Hindi sinabihan. Hindi ho kami nakapaghanda ng gusto. Nasabihan po ba kayo? Hindi raw nalaman ang mga residente ng barangay na ito sa bayan ng Amulong sa Cagayan na magpapakawala ng maraming tubig ang Magat Dam. Nagsipag-akyatan na lang daw sila sa kanilang mga bubungan para makaligtas. Okay. Pang anong ginawa nyo? Nung umakyat yung tubig, tapos doon na ho kayo sa taas. Binutasan daw niya yung kisame para makaakyat sila sa bubungan. Wala sila ngayong makain o malinis na tubig na maiinom. Gusto bugla lahat ng kainin namin, ma'am, napalay. Wala na kami makain, dami. Kalabaw. Alaga namin kayo, ma'am. So hindi lang yung mga taniman ng palay, mais, yung mga bahay ang na-wipe out, pati yung mga tricycle. Naiakyat pa nila dito sa kalsada kasi ito raw yung pinakamataas na part nitong baryong ito. Pero wala rin, naanod din daw yan eh. Biglang lumaki lang. Narinig na lang namin sa radyo na... Kaya nandito lahat ng mga sasakyan eh. Hindi namin expect. Pero hindi nila sinabi na mag-evacuate na o walang ganon? Wala ba. Pero maging sa sentro ng Tugigaraw, maraming residente ang nagulat sa mabilis na pag-akyat ng baha. Bagamat ayon sa mga otoridad, naabisuhan ng sapat ang mga residente rito. Nandito po tayo sa Barangay Linaw. Kung maalala nyo po, yung mga nabasa ninyong tweets, Facebook shoutouts nung gabi po ng Thursday, yung mga hashtag Cagayan needs help, dito po karamihan ang galing yon, yung mga panawagan na yon. Lubog daw po kasi itong buong lugar na ito noong kasagsagan po nung baha. Pero ngayon, bumaba na yung tubig, may mga nakalutang na naparte ng kanilang kalsada, yung kanilang mga bahay, tuyo na, pero may mga nasa bubungan pa rin. At yung mga mababang lugar, baha pa rin. Mami, sa akin kasi may baby ako, ma'am, tubig. Tubig talaga. Tapos yung pagkain sana, kahit mga dilata lang, ganun sana po. Kasi may baby po ako eh. Napakahirap man ang sitwasyon. Maski papaano, may nag-aabot ng tulong. Saan po yung tinda namin, ukay-ukay noon? Marami po ang salamat ha. Dati pang umaapaw ang Cagayan River kapag malakas ang ulan o bagyo. Pero ngayon lang ganito kagrabe. Yung naging problema ho dito sa Cagayan, was it the weather or was it the environment? This is only the outlet of all the waters that come from Quirino down to Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, dito bumababa. Topography wise, this is a flood front area. Kasi may mga nagsasabi po because of pagkasira daw ng mga bundok, may mga minahan din daw po dito. Well, these are just speculation. The volume of water was over the capability of the outlet. Ang dalawang pinakamatataas na pinuno ng ating bansa na magkasunod na nagtungo ng Cagayan kahapon, pareho kong tinanong kung ano sa palagay nila ang punot dulo ng problema. Dahil wala naman signal number dito, hindi nila inaasahan na ganun kagrabe yung magiging baha. Yung reason kung bakit maraming mga residents yung natrap sa mga bahay, mga dati nang nababaha, mas alam yung gagawin. Nagka-problema talaga dun sa mga lugar na hindi binabaha kasi mas nagkampante yung mga tao. Kahit sila yung official, di nila expected
sa Pempeng noong 2009, nabinuksan yung dam, hindi na abisuhan yung mga tao. Parang nangyari po ulit dito. Abisuhan daw ba? Abisuhan niya. May basta-basta ang dam. Kasi kung mag-over pa, pumukulang siya. Anong nakikita niyo naging problema dito? Tubig talaga. Nakikiusap, nagsusumamo ang mga tiga Cagayan at Isabela. Katulad ng mga binayo rin ng bagyo sa ibang parte ng ating bansa. Agarang tulong para sa pagkain at malinis na tubig. At para sa mga susunod pang araw, linggo at buwan, tulong pang kabuhayan. Jessica Soho, GMA News.